Kuya Mark, ano ba ang proseso pag nag-file ka ng ano, judicial ejectment? Paano ba? Gano'n ba katidyos yun? Para, kasi pag hindi na daan sa santong usapan, ito talagang kahihinatnan. Okay, ang ejectment, may proseso yan. Hmm, una, of course, hindi nagbayad ang upa. For example, ganun. So ang gagawin mo, gagawa ka ng demand letter to pay and vacate. Demand letter to pay and vacate, kasi pag hindi ka na nagbayad ang upa, ang possession mo over the property from legal, naging illegal ang possession mo over the property. Legal lang kung nagbayad ka ng upa. Kung hindi ka nagbayad, yung possession mo over the property maging illegal. So ang gagawin ni landlord is maggagawa ng demand letter to pay and vacate. Bigyan ka ng pagkakataon na magbayad or umalis dan. Kung hindi pa rin magkasundo, matigas ang ulo ni lessee, pupunta sa barangay for possible mediation. Kung hindi magkasundo sa barangay, the barangay will issue a certificate of file action, then mag-file na ng ejectment suit doon sa court. So, pagkaso na sa court, so hindi lang upa ang babayaran mo. Kung matalo ka, bayaran mo damages, bayaran mo ang attorney's fee. So, hindi lang upa ang babayaran mo. For example, ang upa mo, 10,000. Hindi lang 10,000 per month ang babayaran mo. May interest pa. 6% per annum yan. May attorney's fee pa. May damages pa.